It's been 2 months na sa bahay na kami ng kapatid ko. Sa bahay na tinitirhan namin ni Mr. Cheng. Ngunit hindi ko pa rin siya makita. Sinubukan ko ng tawagan si Victor. Ngunit gaya niya ay hindi rin niya alam dahil pinagkatiwala sa kanya ni Mr. Cheng ang LBP ng ilang buwan. Panay ang punta ni Kim, TJ at Aldrich dito para kamustahin ako at kahit sila ay hinahanap rin ng asawa ko. Nag-aalala na ako sa kalagayan niya. Pagkatapos kong malaman ang lahat kay Edward at Aldrich tungkol sa nangyari sa amin nang itay 10 years ago, napagpasyahan ko na hintayin ang asawa ko. Ayaw ko mag-conclude agad, ngunit heto at hindi na naman siya mahagilap. Gabi-gabi na lang ako umiiyak sa kwarto namin. Nakatingin sa bintana at hinihintay ang pag-uwi niya. Gabi-gabi ko na lang pinapanalangin na sana'y bumalik na siya. Namiss ko ng tawa niya, namiss ko ng yakap niya. Namiss ko ng pagmasdan ang blue niyang mga mata bago ako matulog. Pinagsisihan ko na hindi ko madalas may paramdam at nasasabi sa kanya na mahal ko na siya. Hindi ko mapigilang mag-overthink. Paano kung ayaw na niya sa akin? Gabi-gabi akong dinadalaw ng kapatid ko para kamustahin ako. Gaya ngayon, nakatayo siya sa harapan ng pintuan ko at nakasandal sa dingding. Nakasimangot ang mukha nito at nakakrus pang kamay. Iiyak ka na naman dyan ate. Kumain ka na ba? Pinunasan kong luha sa mga mata ko at sinamaan siya ng tingin. Bakit ka ba kasi nandito? Chine-check ka. Kumain ka na? Nag-iwas ako ng tingin dahil wala akong ganang kumain. Ate naman, malalagot ako kay kuya nito. Sumama ang mukha ko tumingin kay Isaac na marinig na may binubulong-bulong ito. Anong sabi mo? Wala, sige na, papadalhan kita ng pagkain dyan. Ani at lumabas ng kwarto. Kinabukasan, namulatan ko si Ophel na natutulog sa dibdib ko. Tumayo ako at inihiga siya sa kama. Mabuti't nandito si Manang kaya may nag-aalaga kay Ophel nung wala ko dito. Good morning, Lady Sita. Bati ni Manang sa akin pagkababa ko. Si Isaac po? Tanong ko. Pumasok na po siya sa school. Ah, okay. Agad ako nagtimpla ng kape. May pasok pa ako mamaya pero hindi ko feel ang pumasok ngayon. Sobrang sakit pa ng ulo ko. Plano ko na lang magpahinga buong magdamag. Manang, magtabi po kayo ng pagkain para kung sakaling umuwi ang asawa ko ay may makakainin siya. Sabi ko tumango lang si Manang. Sige po, Lady Sita. Nga po pala, ubos na po yung pagkain ni Ophel. Sige po, ako na lang po ang bibili mamaya. Sabi ko. Pagkatapos ko magtimpla ng kape ay saka kumupo sa mesa at nagtingin-tingin sa cellphone ko. Isa pa sang inaalala ko ay si Alondra at Jake na niminsan hindi nakabisita sa lamin ng inay. Tinatawagan ko si Alondra ngunit hindi ko rin siya makontak. Hindi ko alam sa mga tao ngayon kung bakit nilalayoan nila ako. Nag-appear ang text ni Edward. Lucy, yun lang ngunit hindi na ako nagabala pang mag-reply. 2 buwan na rin ang lumipas mula nung sabihin niya ng asawa kong pumatay kay Itay. Sa totoo lang, magpasa hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako. Ngunit kung iisipin ko lahat ng sabay-sabay, baka sasabog ng utak ko. Umuusad pa rin ang kaso kay inay. Patuloy pa rin sa pag-iimbestiga ang pulisya at sana nga ay may lead na sila kung sino ang suspect. Pagkatapos kong magkape ay napagdesisyon ka na umakyat na muna ng kwarto para maligo. Pupunta ako ng mall ngayon dahil bibili na lang siguro ako ng bamboo knitting needles at cascade yarn. Gagawa ako ng scarf para may libangan ako dito sa bahay. Tatayo na sana ako na mapatingin ako sa cellphone ko. Tumatawag si Kim kaya sinagot ko to. Yes? Hindi agad nagsalita si Kim kaya dinugtungan kong sinabi ko kanina. Hello Kim, bakit? Ano, kamusta ka dyan? Ayos ka lang ba? Napatingin ako kay Manang ng isenyas niya na nakapaghanda na siya ng pagkain. Tumango ako para sabihin susunod ako. Ayos lang naman ako dito, Kim. Hinihintay ko pa rin si Mr. Cheng. May balita na ba kayo kung nasaan siya? Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Kim sa kabila. Actually, hanggang ngayon ay hindi pa rin namin matukoy kung nasaan siya. Humugot ako ng malalim na buntong hininga at sumandal sa kinauupuan ko ngayon. Hindi na lang ako nag-follow up questions sa kanya. Sinabi lang ni Kim ang update tungkol sa kaso ni inay bago nagpaalam sa akin. Pagkatapos kong kumain, nagbihis lang ako dahil pupunta ako ng mall ngayon. Nagpresenta pang ihatid ako ng bodyguard sa labas. Ngunit hindi na ako dahil magta-taxi na lang ako. Total ay kaya ko naman. Gusto ko lang din libangin ang sarili ko para naman maibsan kahit konti ang bigat na dinadala ko.
Pagbaba ko sa taxi, nagbayad lang ako at saka nagmamadaling pumasok pero bago pa man ako makapasok, nakita ko sa daan ng isang alin na nagtitinda ng collar para sa mga pusa. Naisip ko kagad si Ophel. Tapos, nakyutan ako doon sa isang collar na pink ang color na may design na paan ng pusa kaya gusto kong bilhin. Kinuha akong wallet sa bag ngunit hindi ko makita kaagad kaya tiningnan ko to. Dahilan kung bakit hindi ko nakita ang lalaking bumangga sa akin. Muntik na ako matumbat na pasigaw pang ale ng masaging lamesa niyang ginamit niya sa pagtitinda. Miss, sorry, sorry. Sabi nung nabanggaat, agad na tumakbo pa pala yun na makitang malapit na siyang maabutan ng mga lalaking mahabol yata sa kanya. Bastos! Sigaw ko nang hindi man lang kami tinulungan. Kawawa yung ale na napirwi siya sa katangahan ng lalaking yun. Tinulungan ko siya na ayusin ang paninda niya saka ako pumasok ng mall. Hindi ko na nga kinuha ang sukli sa 1,000 kahit tig 50 lang itong collar. Walang modo kasi yung mokong na yun eh. Pagkapasok ko sa mall ay dumiretso ako doon sa store na nagtitinda ng mga panahi. Konti lang naman ang bibilhin ko and besides gusto ko lang din libangin ang sarili ko. Tapos na rin kasi ang 40 days ng inay kaya hindi na ako magiging abala pa. Nag-ikot-ikot lang ako at binilhan ng damit sa Isaac. Saka kumain at ikot-ikot ulit. Pinapagod ko lang ang sarili ko para mamay tutulog na lang ako at hindi na mag-iisip pa. Tapos iiyak. Papaalis na sana ako nang maagaw ng atensyon kong isang couple shoes na nasa isang butik malapit sa escalator. Papasok na sana ako ng mamataan ko sa hindi kalayuan si Valentina. Nakitang kumunat ang noo ko nang may kausap siya sa loob. At magaanang ngiti nito, lumapit ako para tignan kung sino kausap niya at ganun na lang kagulat ang namutawi sa mukha ko nang makitang si Mr. Cheng na nakatingin dito. Biglang sumama ang pakiramdam ko nang makita siyang kausap si Valentina. Bumalik ang tampo sa puso ko. Bumalik ang sakit at pangungulila ko sa kanya. Hindi naman ako gaya ng iba na kapag nahuli ang asawa ay magwawala na lang bigla. Alam kong nasa mall ako. At any moment by now ay lilipad itong palad ko sa pisngi ng babaeng Makate. Lumapit ako sa kanila at unang nagtama ang paningin namin ng asawa ko. Kita kong palalaki ng mga mata niya habang nakatingin sa akin at walang buhay kung sinulubog ang mga titig niya sa akin. Nandito ka lang pala, hindi maitago ang tabang sa boses ko. Wife, uuwi ka pa ba? Nakita kong paglunok niya ng dalawang beses. Nang balingan ko si Valentina ay nakita kong umisi siya at nakataas ang kilay. Kinuyom kong palad ko para pigilang imudgod ang mukha niya sa escalator. Makati ba? Kumunot ang noo niya. What do you mean? Binaba kong tingin sa gitnang bahagi ng hita niya. Yan! Para kasing nangangat at gustong pasukan ng susing pagmamayari na ng iba. What? Don't what me, you witch! Kating-kati na talaga itong kamay kong imudgod yung mukha mo sa inidoro. Last na lang. Oras na makita kitang kasama ng asawa ko. Pasensyahan tayo at mapipilitan ka talaga magpa-surgery ng mukha mo. Shut up! Hindi mo ba kilala kung sino ako? Minisihan ko siya. Bakit? Hindi mo rin ba ako kilala? Binigno ako. Proud na aniya sa apelido niya. So? Walang-wala ka sa akin. Isa ka lang hamak na hampas lupa. Camaro? Ano bang nagagawa ng apelido mo? Isa na lang at mahihila ko na ang buhok ng babaeng ito. Correction. Cheng ang apelido ko. Kung hindi mo alam, asawa kong kasama mo ngayon. Kung bobo ka pa rin, sasabihin ko na sa'yo. Masangat ako sa'yo kasi kaya ko nang gawin lahat ng gusto ko gamit ang apelido ng lalaking pinakasalan ko. So if you excuse me, babawiin ko ng asawa ko. Wait, hindi naman siya naging sa'yo. Humarap ako kay Mr. Cheng na tulalat manghang-mangha na nakatingin sa akin. Naging kanya ka ba? Umayos ka Mr. Cheng, marami ka ng kasalanan sa akin. No baby, I'll be forever yours. Tulalang sagot niya. Nang lingunin ko si Valentina nang gagalaiting mukha nitong nakatingin sa akin, ninisayan ko siya bago hilahin ang asawa ko paalis ng mall. Nasa parking area na kami. Humarap ako kay Mr. Cheng na tulala pa rin nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit magkasama sila ni Valentina. Hindi ko alam kung bakit nawala siya ng ilang buwan. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagpapakita sa akin. Pero na-miss ko siya ng sobra. Naiiyak ako sa pagkakataong ito. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya kahit na naguguluhan pa rin ako. Gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang halikan. Pero alam ko may oras ang lahat ng yun. Nagtumingin ako sa mga mata niya, naroon ang pangungulila at saya dito. Ramdam kong gaya ko ay na-miss niya ako kaya hindi ko talaga maintindihan bakit siya lumayo ng dalawang buwan. Baby,
Hindi niya natuloy ang sasabihin ng hawakan ko siya sa pisngi niya. Kahit ang mata niyang asul, namiss ko rin pagmasdan. Bakit hindi mo ako binalikan sa lamay ng inay? Labis na lungkot at sakit ang nakikita ko sa mukha niya. Ngunit wala akong nakuhang sagot sa kanya. Bakit ka nawalang bigla? Gaya kanina hindi rin siya sumagot. Ang dami mong kasalanan sa akin, mahina akong sabi. Sabi mo sa akin ka, pero bakit pakaramdam ko'y hindi? Kasi kung akin ka, hindi ka sana makakawala sa akin. Nababaliw ko na sana sa akin, hindi mo na sana kayang mabuhay ng wala ako. Ngunit 2 buwan na lumipas at nakayanan mo namang mabuhay ng wala ako. Hindi ko mapigil ang hindi maitago ang tampo sa boses ko habang nakatingin pa rin sa mga mata niya. May luhang kumawala sa mata nito na agad kong pinunasan. Hindi ako nawala, panimula niya. Hindi ako lumayo. Sunod na sabi niya, ngunit kailangan kong dumistansya dahil mahal kita. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko pa kayang sabihin, but I want you to know that I love you so much, wife. Para na ako mababaliw habang nakatingin sa'yo sa malayo. Yung nakikita kita ngunit hindi kita mahawakan. Gabi-gabi gusto kong punasan ang luha sa mga mata mo habang nakatingin sa buwan malapit sa bintana. I'm sorry for making you sad. I'm sorry, baby. Ang dami mo sekreto, Mr. Cheng. Para ako nagmamahal sa isang taong hindi ko kilala. Hindi mo binubuksan ang sarili mo sa akin at nasasaktan ako dahil doon. Hindi ko napigil ang hindi maiyak habang nakatingin sa kanya. Dinala niya ako sa mga bisig niya at niyakap. I'm sorry, baby. At ngayon pinapahiwatig mo na hindi ka na naman uuwi sa atin. Nawala ng itay sa buhay ko. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Nawala na rin si inay, tapos pati ikaw. Parang mawawala na rin. Ibinaon kong mukha ko sa dibdib niya. Hindi naman ako mawawala sa'yo, Ania. Gusto ko na seryosong pamilya, Cheng. Yung nasa bahay ka, magtatrabaho at ako ang mag-aalaga sa'yo. Gusto ko na ang anak. Shit, that's what I wanted, baby. Mahinang bulong nito. Kung hindi ka uuwi ngayon, hindi ako magpapabuntis sa'yo. Maghiwalay na tayo. Sabi ko't kumala sa yakap niya at kagad na pumasok sa taxi na nasa malapit lang. Narinig ko pang pagtawag niya sa pangalan ko. Ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Pinahiran kong luha ko't sinilip siya sa likuran. Sige, ayaw umuwi ah. After that day na sinabi sa akin ni Aldrich lahat, isa lang ang nasa isip ko. Sobrang soft at sensitive ni Mr. Cheng. Madali siyang maapektuhan sa paligid niya. If I don't outsmart him, walang mangyayari sa aming dalawa. Sige, ayaw mong umuwi. Tignan natin kung magmamatigas ka pa. Payapang araw ko after ko makausap si Mr. Cheng. 3:00 na ng hapon at 3 oras na mula nung makausap siya kanina. Nagpaluto ako kay Manang ng maruya at nagpatimpla na rin ng juice. Pumasok si Kim at naabutan ako nakahiga sa sofa at kumakain. Kumunot ang noo niya at nagmamadaling lumapit sa akin. From your looks now, it seems like ayos ka na, komento nito. Umupo ako at inabutan siya ng maruya. Gusto mo? Kumuha siya ng isa't sinalinan ko rin siya ng juice. Anong meron at parang maliwalas ng mukha mo? Tanong ni Kim. Gumiti lang ako at nilipat ang channel ng palabas na gusto kong panoorin. Are you now worried about Cheng? I am here too. No need, Kim. Nagkita na kami sa mall. Sabi ko't uminom ng juice. And ayos lang sa'yo? Darating na yon, mamaya lang. Sabi ko't natatawang binigay sa kanya isa pang maruya. Hindi mo ba tatanungin kung saan siya nagstay? Tumigil ako sa panguya at humarap sa kanya. Kumunot ang noo ko at sinamaan siya ng tingin. Don't tell me doon kila Valentina. Pangako sa ko dahil total nakita ko naman siyang kasama yung malandi na yon. What? Of course not. Why would Cheng do that? Nakahinga ako nagmaluwag nang sabihin niyo ni Kim. Mabuti naman kasi baka makakalbo ko mamaya si Mr. Cheng. So saan? Tanong ko. Doon sa kapatid niya. Sabi ni Kim at inubos ang maruyang binigay ko kanina. Bakit naman nandun si Mr. Cheng? Anong ginagawa niya dun? What's this food? Why it is orange? Kakagatin ko na sana ang maruya ng hawak ko na sabihin yon. Nahilan kung bakit natanga sa ere ang hawak ko maruya. Ako ba'y ginagago nito? Nakadrugs ka ba? Seryosong tanong ko. No, why? Kunot noon tanong niya at kumuha pa ng isang maruyang nasa plato ko. Seryoso? Hindi ka pa ba nakakakain nito? Agad siyang umiling. Tinikom ko nakabuka kong bigbig at humarap sa kanya. This is maruya. May saging sa loob nito at hinaluan to ng harina at food coloring na orange. Ang pinangkot dito. Saka nilalagyan ng asukal para mas sumarap. Tumangot ang usya at kumuha pa ng isa. This is good. Is this one of Filipino food? Ha? Matagal ka na dito sa Pinas, hindi ka pa nakakatikim ng... Nagtatakang tanong ko. Umiling siya kagad at kumagat ng isa. Nagkalat ang white sugar sa bibig niya.
Bumuntong ininga ako at pinagtuunan ng pansin ng maruyang kinagatan ko. Dapat pala magluto ako ng mga kakanin at iba pang Filipino for delicacies para matikman nyo, natatawang sabi ko. You're luring me to go off and here, nakasimangot na sabi ni Kim. Ang layo kayo ng bahay niyo sa amin, ani niya. Natawa na lang ako't naiiling sa kanya. Dahil kay Mr. Cheng, kaya panipunta dito ni Kim. Medyo abusado nga yung asawa ko sa part na yun. Akin ang isa, napatingin ako sa plato ko, last na lang yun. Sumimangot ako nang halos siya na palang umubos sa maruyang yung pinaluto ko. Inubos man na Kim, you offered me this and it's delicious. Nakasimangot din ang mukha niya at halos mawala ng mga mata sa singkit. Imbis na mainis ay natawa ko sa itsura niya na puno ng asukal. Ang dungis mong kumain, sabi ko't lalapit na sana sa kanya para punasan ang mukha niya. Nang umalingaw-ngaw ang boses ni Mr. Cheng. Anong ginagawa niyong dalawa? Sabay kaming napaangat ni Kim ng tingin at nasalubong namin ang kunot niyang noo na pabalik-balik sa aming dalawa. Agad ako napalayo kay Kim ng konti, lalo nang makaramdam na kaba kay Mr. Cheng. Wipe your mouth, Kim. Don't let my wife do that to you. Napalunok si Kim at nagmamadaling pinunasan ang bibig niyang napapalibutan ng white sugar. Wait, bakit ako kinakabahan? Eh wala naman kaming ginagawa ni Kim na masama. Kinarap ko si Mr. Cheng at sinamangutan siya. Mabuti naman at umuwi ka, sabi ko. You threatened me and hindi na niya tinuloy ang sasabihin niya at lumabi na parang bata na lumapit sa akin at pumwesto sa likuran ko at yumakap sa bewang ko. Nilagay niyang mukha niya sa balikat ko na parabang binibigay niyang bigat niya sa akin. Napansin kong pangingitim sa ilalim ng mata niya at animoy pagod. Hindi ka ba natutulog? Nagtatakang tanong ko. Umiling siya at ipinikit ang mga mata. Kahit ang bigote niya naroon na rin sa ilalim ng ilong niya. Hindi ba siya nagsishave? Bakit pakaramdam ko pinapabayaan yung hygiene niya sa loob ng dalawang buwan? Bakit hindi ka natutulog? I sleep, but not that much. I'm not used to sleep in a room without my wife, without seeing you, without hugging you, without saying goodnight to you. Mahinang bulong nito at mas diniin pa ang ulo sa balikat ko, malapit sa bandang leg habang yapos-yapos ako. Eh ano ba kasing rason kung bakit ka umalis? Ang gusto ko itanong na hindi ko magawang isawi ka, lalo't nababahala ako sa itsura niya. Pakiramdam ko na anytime, hihimatayin siya. Pinapabayaan pa ba niya sarili niya? Bakit pagod na pagod ka? Ano bang ginagawa mo? Hindi ko mapigil ang magtanong lalo't agaw pansin talagang itsura niya. Nangangayayat rin siya samantalang hindi naman siya nakapirmi sa opisina dahil si Victor ang gumagawa ng lahat ng trabaho niya. I'm sorry, wife. Sorry, baby. Mahinang bulong nito. Nang tignan ko si Kim ay kunot din ang noo niya na tila ba pati siya ay naguguluhan na rin sa ikinikilos ni Mr. Cheng. Sorry saan? Tanong ko. Sorry sa lahat for causing you pain, for making you sad. Mahinang ani at mas sumigpit pang yakap sa akin. Brute, nag-alala kami sa'yo. Singit ni Kim sa usapan ngunit hindi na siya nilingon pa ni Mr. Cheng. Nakailip ito kaagad sa balikat ko dahil ramdam ko ng bigat niya. Bukas na lang kayo mag-usap, Kim. Kailangan niya magpahinga. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya pero bukas ikakausapin ko siya. Sabi ko't mabuti naman at naintindihan ako ni Kim. Nagpaalam ito sa akin at sinulyapan muna si Mr. Cheng bago umalis. Lipat ka na muna sa kwarto natin. Sabay yugyo ko sa kanya. Wala na siyang lakas na kumontra pa. Umakyat siya sa kwarto namin. Sinundan ko siya ng tingin bago ako nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Nakita ko si Manang. Malungkot siya nakatingin sa amin. Lumapit ako sa kanya para magpaluto ng tinola at uulamin mamaya. Manang, pasensya na po. Pero pwede po bang magluto kayo ng tinolang isda mamaya? Sa kadamihan niyo po yung ulam dahil pupuntahan ko muna ang asawa ko. Kailangan ko munang alagaan kahit na wala namang sakit si Mr. Cheng. Hindi ko alam kung bakit pero may luhang kumawala sa mata ni Manang na agad niya rin pinunasan. Hala, bakit po kayo umiiyak? Nag-aalala kong tanong. Wala, Lady Sita. Masaya lang ako. Masaya ako na dumating ka sa buhay ni Mr. Cheng. Kasi noong unang serbisyo ko sa kanya, nakikita kong hirap na dinanas niya. Yung tuwing malungkot o may sakit siya, walang nag-aalaga sa kanya. Nang makita ko kayo nakaalalay sa kanya kanina, sumaya ako para sa amo ko dahil sa wakas, may tao na mag-aalaga sa kanya. Nagulat ako sa sinabi ni Manang and somehow, it is my heart knowing that she cares for my husband. Kasi it proves to all that Mr. Cheng is a kind-hearted man that made the people around him stay just like Manang, Victor and his friends.
kaya tama lang ang desisyon ko na huwag mag-conclude sa sinabi ni Edward. Tama lang na hindi ako nagpapadala sa mga salita nito dahil maaring may hindi nakikita sa Edward sa aksidente na nakita ng asawa ko.